Katulad po ng sinambit ko kanina, I agree na ang mga civilian, provided na kwalipikado, ay i-allow po na armasan ng semi-automatic rifle. Kasi karapatan din naman po nilang protektahan ang kanilang mga sarili o kaya naman i-enjoy yung kanilang mga kinahihiligan. Kasi kung magiging pamantayan natin ay ibawal ito sa mga sibilyan, samantala i-allow ito sa mga Duterte, eh parang double standard po yung batas natin. Kung talagang gusto nitong si Senator Amy Marcos na mawala po ang pulisiya na yan sa kasalukuyan, eh dapat magkomento din siya doon sa 477 na baril ng mga Duterte. Hindi lang naman kasi yung short firearms. Meron pong mga rifles doon at hindi lamang po semi-automatic rifle. Meron pong fully automatic rifle doon, sigurado tayo dyan. Pero bakit inaalaw? Kapag ka Duterte, okay. Kapag ka hindi Duterte, bawal na. Ganun ba yon? Ngayon, punta tayo sa pahayag nitong si Senator Amy Marcos. O before that, unahin pa lang muna natin ito pong balita. Pakinggan po natin si Colonel Jean Pardo. Ang amendment po, particularly yung section 36.6 po, pwede na pong magmay-ari po ang sino man po na civilian ng 7.62. Yan po yung M14 po eh, pababa po. Basta po yung baril po na yon ay hindi po siya automatic po yung sa selection po niya. Pabor ang Philippine National Police na magmay-ari ng high-powered firearms ang mga kwalipikadong sibilyan. Sa katunayan, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Kwalipikado nga, di ba? Doon pa lang sa termino na yan, mahirap ka nang makapag-acquire ng semi-automatic rifle. Kasi kahit sabihin mong may pera ka, kahit sabihin mong politiko ka, kung talagang yung qualifications ay hindi pabor para sa'yo, hindi ka magkakaroon nito pong semi-automatic rifle. At wag naman natin ipagkait ito. Pananaw ko po ito. Hindi ko sinasabing tama ito. This is my opinion. Wag po natin ipagkait yung pagkakataon para po sa mga kwalipikadong civilian na pag-arian din ang mga ganitong uri ng baril. Ang point ko kasi bakit natin sinasabi ngayon to, inalaw nila sa mga Duterte. 477 rifles ang pag-aari po ng mga baril. Ang pag-aari po ng mga Duterte at hindi po bababa sa 50 pieces na rifle na pag-aari niyang sina Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Mans, yung Maneses ba yon, yung asawa nitong si Carpio, anitong si Duterte at saka si Sebastian Duterte, lahat sila meron pong rifle. Pagka-ordinaryong tao, hindi na pwede. Huwag ganon. Kung ipagbabawal ninyo, ipagbawal nyo sa lahat. Hindi yung iaalaw nyo ang isang pamilya, tapos bawal sa ibang mga Pilipino. Mula sa pagbabawal ng Republic Act 10591 sa mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng mga long firearms, ay pinapayagan na ito ngayon. Nagkaroon po ng pag-aaral, we created technical working group to study the possibility of amending some of the provisions at inherent po sa function and authority po ng ating Chief PNP. So nagkaroon po ng minor amendment po. Ngayon, sa mga nagsasabi na hindi po napapanahon ito, kailan natin isasakato parang ito? Ang katuwiran dahil malapit ang halalan? Pagkatapos ng halalan sa 2025, sa susunod yan, halalan na naman. Every 3 years, nagkakaroon po tayo ng halalan. Kung ang katuwiran natin dahil magkakaroon ng halalan, hindi na po maipapatupad ang batas na ito kasi may halalan na. Kaya dapat tanggalin na. Di ba? Pero wag i-allow doon sa mga individual na pangalang Duterte, tapos sa iba, hindi rin iaalaw. Huwag ganon. Ano? Huwag tayong double standard sa pagpapatupad ng batas. Ito, I trust the leadership of Police General Benjamin Acorda Jr. which is due to retire na this month. At naniniwala ako na kung naging maganda ang pamamalakad niya po sa Philippine National Police, hindi niya hahayaan na ito pong implementing rules and regulation na ito kung saan ang Philippine National Police ay malaki ang bahagi dito ay magkakaroon ng hindi magandang epekto sa hinaharap dahil siya ang masisisi dito. No, tingin ko naman hindi gagawin ito ni General Acorda na
siya ang masusisi sa huli dahil siya po ang leader ng Philippine National Police na maaaring na bumalangkas nito pong internal na ito pong implementing rules and regulation o ang pag-amenda po sa IRR ng Republic Act 10591. Doon po sa implementing rules and guidelines po ng IRR, sa ngayon po, yung mga private citizens po na nagmamay-ari po ng replay, particularly yung 7.62 pababa po. Gayunman, tanging semi-automatic lamang aniya ang pinapayagan para sa mga sibilyan. Sa ngayon, naisumiti na sa UP Law Center ang inamyenda. Ano ba ang pinagkaibahan ng semi-automatic at fully automatic rifle? Yung fully automatic, capable po ito to burst multiple of bullets in a split of seconds. Ah, pag pinres mo, pinul mo yung trigger, lalabas po doon, bratatatatatat, marami talagang barrel. Pero sa semi-automatic rifle, single pull of a trigger, lalabas ang bala. Diba? Pero mag-automatic siya na mag-charge. Ganun lang po yan. Ang difference nun, parang wala po pinakaiba yan sa pistol eh. Ang pinakaiba lang ng pistol, maliit ang pistol, tapos syempre, yung kanyang velocity ay hindi po ganun kasing bilis ng rifle. Doon lang ang difference niyan. Pero sa operational functions nito, parehas lang, semi-automatic din naman ang pistol. Kumbaga, mas binibigyan mo lang ng pagkakataon yung sibilyan kung sakali mang mag-ari sila nito na mas maprotektahan yung kanilang sarili doon sa mga posibilidad na hindi maganda sa hinaharap. O kaya naman, may mga sports kasi that requires the use of semi-automatic rifle. O kaya yung iba, collector's item. Huwag po natin ipagkait ang mga ganyang pagkakataon. Kung inaalaw sa iba, particular sa mga Duterte, i-allow din po natin sa ating mga kababayang Pilipino na kwalipikado. Yun po ang punto ko dito, mga tol. Ha? Pero kung gusto nyo talagang alisin ang batas, di baguhin, katulad ng pinopropose dito, nitong si Senator Amy Marcos. Pero dapat, pati yung mga baril ng mga Duterte, mabawi din sa kanila kung talagang mababago ang batas. Ito kasi ang proposal nitong si Senator Amy Marcos. Pakinggan po ninyo mga tol. Sa lalong madaling panahon, kinakailangan dahil sinasabi naman ng PNP, sakop naman daw ng batas yun. And ang importante sa palagay ko, palitan na natin ang RA 10591. Kasi, yan po yung batas na nagbibigay po ng regulasyon sa pag-aari po at pagdadala ng baril. The Comprehensive Firearms and Ammunitions Law of 2013. Ano? Ang layunin po ng batas na yan talaga ay una, i-discourage ang mga Pilipino na mag-aari po ng baril. Bakit po ganun? Kasi doon po sa old laws, yung Presidential Decree 1866 at saka as amended by Republic Act 8294, napakadali pong mag-acquire ng baril and ang license at registration ay iisa lamang. Sa old laws, before Republic Act 10591, 4 years ang validity po ng lisensya. Kasama na po doon yung baril. Pero, nung maisabatas po ang Republic Act 10591 at para i-discourage ang mga Pilipino na magmay-ari ng baril dahil magiging mas magastos, pinababa po sa 2 years ang license validity at saka yung registration ng firearms ay 4 na taon. Kaya naman, mas magiging magastos. Diba? 2 na ang pagkakagastusan mo. Para ka ng driver na hindi ka pwedeng magmaneho ng sasakyan maliban kung meron kang lisensya ng pagmamaneho. Ganun din sa barel. Hindi ka pwedeng magkaroon ng barel kung wala kang lisensya. Tapos kailangan mo ring irehistro every now and then ang baril mo katulad din ng sasakyan. Pero hindi naging matagumpay ang layunin ng batas na yon dahil mapipera ang mga Pilipino. Bumibili talaga ng bumibili pa rin ng baril. Yet, nandiyan ang batas, kaya ini-improve ito ng ating particular Philippine National Police. At sa narinig po natin balita kanina, base sa kanilang pag-aaral, merong technical working group po ito. Hindi po yan basta kinonceptualize ng PNP
oh, ngayon, magpatupad tayo ng ganito. Hindi po yan. Lahat po yan pinag-aralan. Kapag ka may technical working group po, pinapatawag po ang stakeholders, ang mga civilian, ang mga interested party, parang hearing po yun sa Senado. Magbibigay po sila ng kanilang mga statements kung sila po ba ay pabor o hindi pabor sa pinag-uusapan. At pag-aaralan po yun ng technical working group at ganun nga po ang nangyari. Nag-agree na magkaroon po ng semi-automatic rifle ang mga kalipikadong civilian. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Senator Amy Marcos. Hindi maliwanag doon na bawal ito. Ipagbawal na natin ang todo-todo. Nakikita naman natin sa TV, nakikita natin. Oh, yun nga eh. Bakit ngayon mo lamang yan naisip, Senator Amy Marcos? Ayaw mo pala niyan, pero naging tahimik ka. Panahon ninyo sa Kongreso eh, nung isinabatas ni Rodrigo Duterte yung pag-aalaw sa mga collectors na magtaglay ng hindi na po limitadong dami ng baril. Pabor na pabor yung kay Rodrigo Duterte. O, pero bakit tahimik ka lamang doon? Kasi Duterte ang pinag-uusapan. Huwag mong i-double standard, Senator Amy Marcos, ang batas. Pagbawal sa iyo, ipagbawal mo sa lahat. Pati sa mga Duterte, ipagbawal mo. Sige, aabangan namin yan. Kung talagang nais mong baguhin ang batas, tingnan natin kung ikaw ba ay magre-repaso doon sa batas na ipinatupad nitong si Rodrigo Duterte before na bumaba po siya sa kanyang panunungkulan. Ngayon, maging balansi tayo rito. Kasi maaaring marami sa inyo ayaw na magtaglay ng semi-automatic rifle ang mga sibilyan. Basahin po natin ang artikulo na maaaring umaayon sa paniniwala ninyo at taliwas sa paniniwala ko. Tanong, is it dangerous to allow civilians to own semi-automatic rifles? Basahin po natin ang artikulo ng Rappler. Ayon po sa isang dating kongresista at abogadong si Carlos Isagani Sarate, ito daw po ay tumatahak sa maling direksyon at ito daw po ay magpo-promote pa ng gun culture sa ating bansa, especially daw po sa mga mayayamang individual na kung ituring lamang ang baril na ito ay mga laruan. O, the Philippine National Police made a major announcement on Monday, March 4. Ito po yon, yung sinasabi po dito ni Colonel Jean Pajardo. Balikan natin ito, mga tol. Ang implementing rules and regulation na Republic Act 10591 para sa publication. Napag-usapan po yan because bago po na ipasa po yung Republic Act 10591 ay allowed po ang civilian na magmay-ari po ng rifle but upon this pa. Ganito ang ugali ng mga Duterte. Manang-mana sa kanilang puon, ulul. O biruin mo, sabihan mo ako ng ulul ako, eh nanonood ka sa akin. Sino ngayon ang ulul sa atin? Ang tanga mo naman para magsabi sa akin ng ulul ako tapos nanonood ka sa akin. Sino ngayon ang ulul sa atin? Mariam Ramesh. Eh kayong mga didishits, palibasa ang mga utak ninyo nasa talampakan, tapos ang tatapang nyo mag-comment, hindi naman kayo makapagpakita ng mukha, nakalakpa ang profile ninyo, ganyan kayo. Mga matatapang lang sa salita, pero mga duwag kayo. Again, tinatawag mo akong ulol, pero nanonood ka sa akin, sino ang ulol sa atin dalawa? Passage po ng 10591 ay hindi na po pwedeng magmay-ari po ng rifle ang sino mga civilian at kung hindi na rin po nila ito po pwedeng ibenta, ba't po pwede po nila itong ipalisensya? Sinabi pa ni Colonel Pajardo, nakasama sa pinag-aralang mabuti ng Technical Working Group ay ang safeguards sa paggamit ng sibilyan ng semi-automatic na baril. Ang sinasabi po natin diyan, kung ang isang responsabling individual ay more than willing to register yung firearms at kukuha po ng license to own and possess firearms at license to register doon sa particular firearms. So sa he is and they are willing to be regulated under the law. Diba? Yun isa rin sa mga dahilan. Kasi whether we like it or not, mga tol, meron talagang existence ng ownership ng mga rifle na yan sa mga mayayamang tao. At yun ay tago, illegal. Swerte na lamang kung mahuhuli sila. Pero dahil nga po ngayon, merong batas na ganito, mabibigyan sila ng pagkakataon ngayon
na gawing legal yung mga baril nila, at kapag legal ang mga baril, hindi nila yung gagamitin sa kriminalidad, sa pang-aabuso sa kapwa, po, except for some circumstances beyond our control. Kasi common sense will tell us, legal ito eh. Meron itong registration, meron itong fingerprint, ika nga, doon sa database ng mga baril dyan po sa krami at sa NBI. Kapag ginamit nila yung baril na yon sa irregularity or illegal, matutukoy kagad kung sino sila at sino ang nagmamay-ari nga dito. Oh, pangalawang punto, dahil marami po talagang nagtataglay ng ganyan, nalalaman naman natin yan, napaguhuli, kinalaunan, eh kung magiging legal, papasok pa ngayon sa pondo ng bayan yung kanilang mga ibabayad na mga fees para po makakuha ng lisensya at registration sa mga particular na baril. Kumbaga, wala po itong pinagkaiba eh sa alam naman nating mali pero hindi natin maiaalis sa ating lipunan, ang sugal. The primary reason why we have regulated gambling is that it is existing since time immemorial. Sa panahon pa ng mga kanununuan natin, may sugal na. Pero dahil nga hindi ito mawawala sa harapan ng publiko, the government should regulate the same and perhaps kumita mula rito, at ganun ang nangyayari po sa kasalukuyan. Oh, I am not saying na tama ang sugal. And I am not saying na tama rin ang pagtataglay ng baril. Pero inevitable na yan eh sa kasalukuyang panahon. We have to protect ourselves. Diba? Tapos, bahagi ng pagpuprotekta na yan sa ating mga sarili, eh, maaaring pagtataglay ng mga ganitong uri ng baril, provided that you are qualified. Anyway, magkaiba man tayo ng opinion dyan, I respect your opinion, pero yan po ang paninindigan ko dyan. As long as kwalipikado ang mga individual, okay lang po sa akin yan. Pero kung ayaw nila, iayaw sa lahat dapat. Pag ayaw sa isang civilian, kahit mga Duterte ang nagmamayari, hindi na rin dapat pwede. Eh ang problema, dito kitang-kita naman natin, no? Ilang baril meron ang pamilya Duterte? Ah, 477 ang baril na tinataglay po ng mga Duterte. A Rappler investigation revealed that the Duterte family has at least 477 guns collectively. 101 of which are rifles. Sinabi ko nga kanina, 50 lang eh. Pala, 101 are rifles. And these rifles, hindi po ito semi-automatic lang. May mga fully automatic po dyan. Balik po tayo dito sa binabasa natin, ha. Sabi pa po dito, a slight amendment in the implementing rules and regulations of Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act made the new rules possible. Yan po ang pahayag ni Colonel Fajardo. A study by a technical working group suggested the said amendment. The PNP spokesperson added that the suggested changes were already sent to the University of the Philippines Law Center for publication. Under Republic Act 10591's IRR, an ordinary citizen can own and possess firearms if he or she meets qualifications such as being Filipino citizen, at least 21 years old at the time of application, has an occupation, business, or had filed a tax return as proof of income. Aside from the qualifications, applicants should also complete or satisfy the following requirements. Napakahirap pong magkaroon ng baril. Akala nyo po ganun kadali. Ano-ano po ba yung mga qualifications pa na yan at requirements na kinakailangan meron po ang isang civilian? Clearance from a court showing that he or she has not been convicted by final judgment of a crime involving moral turpitude. Ano po ba ang ibig sabihin ng moral turpitude? Sa madaling salita, ito po yung mga krimen na likas na masama. Halimbawa, pagnanakaw, pagpaslang, panggagahasa, pang-aabuso, at iba pang mga batas na nilabag mo na talagang ang nature ay likas na masama. Tuloy ko po ang binabasa ko. Or that he or she has not been convicted or is currently an accused in any pending criminal case before any court of law
for a crime that is punishable with a penalty of more than 2 years. In simple understanding, mga tol, kapag ka ikaw ay convicted at nakagawa ka ng paglabag sa batas ng likas na masama, hindi ka na magkakaroon pa ng baril kailanman. Kaya ang presumptions dito, ang baril ay maaari lamang maibigay sa mga matitino at mabubuting tao. Ewan ko ang mga Duterte kung matino ang mga yan. Tuloy tayo. Neuropsychiatric clearance from the PNP Health Service or its accredited psychiatrist or psychologist. Ano ang essence? Bakit kailangan po ng psychiatric psychological clearance? Kasi bawal po sa mga nagmamay-ari ng baril ang mga maiiniti ng ulo. Kaya pagka humawak ng baril, nagiging matapang, bawal po yon. Sa totoo lang, nakakatapang po ang baril. Kapag ka may hawak po kayong baril, kahit patpatin po kayo, kahit maliit kayong tao, ang nasa harapan ninyo, ang laki-laki, at alam mo na hindi ka mananalo sa suntukan, pero dahil may baril ka, tumatapang ka. Ha? Nakakatapang ang baril. Kaya pagka mali po ang pag-iisip ng tao na tinutukoy ngayon sa psychiatric and psychological examination, hindi dapat yan mabigyan ng baril. Tuloy tayo. Bawal din ang mga drug addict, drug test, clearance. Certificate providing that the applicant passed the required gun safety and responsible gun ownership seminar. Hindi ka magkakaroon ng baril kung hindi ka pupunta sa firing range, magpapaturo sa gun expert at aalamin kung paano ang operation ng baril. Oh, the following documents kailangan mo. PNP police clearance, birth certificate, proof of latest billing, 2 valid identification cards, income tax return, certificate of employment or business permit. Yan po yung mga qualifications. Pero ang tanong, makakasama ba talaga kung magkakaroon po ng semi-automatic rifle ang mga civilian? I don't think so. Kasi semi-automatic corresponds with the functions of the semi-automatic pistol. Parehas lang po yun. Mas mahirap pa ngang i-concealed ang semi-automatic rifle kung gagamitin mo ito sa krimen. Kasi bakit ang haba nun? Unlike ang pistol, ang liit. Pwede mong i-concealed sa bag. Pero ang semi-automatic rifle, hindi pa pwede. Kaya basically, para sa akin, ito po ay hindi makakasama sa hinaharap. Provided that the law will be strictly implemented and all the regulations will be strictly followed. Ngayon, kung ayaw talaga ni Senator Armin ito, tanggalin na lahat. Tanggalan ang mga baril ng mga Duterte. Yung mga rifles nila bawiin, 101. Hindi yung isi-single out mo lang ang pangkaraniwang Pilipino. Diba? Ganun lang po yun. Saka, nasa panahon na po talaga tayo ngayon ng napakadelikadong panahon. Hindi na po natin maikakailayan kung ano man yung mga nangyayari sa Estados Unidos dahil meron pong mga kaliwat ka ng shooting incident doon. Iba po ang sitwasyon doon. Ang pagbili po ng baril sa Estados Unidos ay constitutional right po nila yon. Dito, it is just a privilege. Alam nyo ba kung ano ang difference between the two? Pag sinabing constitutional right mo, inherent sa'yo yan. Hindi pa pwedeng alisin sa'yo kahit ng ating gobyerno. Maliban na lamang kung ikaw ay gumawa ng paglabag sa batas. Pero ang pribilehiyo, hindi mo pa pwedeng igiit yan. Pag nabigyan ka niyan, anytime pwedeng bawiin sa'yo yan ng gobyerno, provided that the due process will be followed. Ganun lang po kasimple yun. Huwag nating ikumpara ang mga nangyayari sa Estados Unidos at yon ay maaaring mangyari dito sa Pilipinas. Assumptions lang po yon. Iba ang utak ng mga Amerikano sa utak ng mga Pilipino. Ha? Kung sa kanila, karapatan nilang magtaglay ng baril, basta may pera ka, pwede kang bumili. ID lamang ang kailangan. Sabi ng mga kaibigan natin dyan na nasa Estados Unidos, basta may valid kang ID at may pera ka. Dahil constitutional right ng mga Amerikano yon, pagbebentahan ka ng baril. Pero dito sa atin, hindi pa pwede yun. Aalamin yung strict compliance mo sa batas, katulad ng mga binanggit na po natin kanina, hindi ka pa pwedeng convicted of a crime involving moral turpitude. Dapat pasado ka sa psychiatric examination and psychological test. Dapat may mga clearance ka from
the several agency mentioned kanina. At iba pa, napakarami pong mga requirements po dyan. Ha? Kaya ito po, alam niyo, personal point of view ko po ito, okay lang sa akin ito. Dahil kung ipagbabawal po natin ang semi-automatic rifle, hindi ipagbawal na rin natin ang pistol. Semi-automatic din yun eh. Kayo ba'y marunong humawak ng barrel? Perhaps marami po sa inyo hindi marunong. Pero ako po'y dating pulis, kaya alam ko po yan. Ha? Parehas lang po yan. Nagkaiba lang yan sa size at velocity. Siyempre, kapag ka 5.56mm or yung mas kilala ninyo sa tawag na Armalite, mas malakas po ang velocity nito. Dahil ang haba po ng barrel na pagdadaanan, at the same time, 5.56mm, yung cartridge, yung bullet na pinag-uusapan po natin, mas marami po ang gunpowder. Pag mas mahaba, mas malaki at mas marami ang gunpowder, mas mabilis po ang velocity. And the impact of the same will be much greater than compared to pistol or revolver. Oh, ganun po yon mga tol. But anyway, I hope magtagumpay dito si Senator Amy Marcos. Kasi kung gusto niya talagang alisin ang batas, palitan ito ng nararapat, eh mawawalan ng mga baril itong mga Duterte. Sa totoo lang, kung magtatagumpay dito si Senator Amy Marcos, ha? Perhaps, baka hindi kagad naisip ni Senator Amy Marcos about, baka tamaan ko mga boss ko dito. Ha? O, kasi sinasabi niya rito, palitan na raw yung 10591. E pag pinalitan ng 10591, tapo lang mga Duterte dyan. Sa iba't ibang pahayagan na ang US, halimbawa, nagkakaroon ng mga murder capital kasi nagkalat ang mga semi-automatic M14 at iba pa. Pero may nakikita ba kayo na other motivation dahil parang hindi naman yata katang tanggap yung parang kukula kasi nasa batas ay pwede na payagan sa kanya. Oh, ito, i-share natin to ha. Sabi niya, California is more stricter than other states. Texas is more lenient on acquiring guns. Oh, still, lahat ng mga United States nationals pwedeng mag-acquire po ng baril. Kasi, i-correct niyo po ako kung mali ako ha. Dahil po yan ay kanilang karapatan na nasa saligang batas po ng mga Amerikano. O, tuloy po tayo dito. Well, nasa batas kasi hindi maliwanag ang batas. Kaya nananawagan ako sa aking mga kasamahan dito sa Senado na sa lalong madaling panahon. Dito ako nagtataka kay Senator Amy Marcos eh. Sinasabi niyang hindi maliwanag ang batas. Why now? Almost 6 years ka na bilang senador. Why now? Bakit hindi mo tinutulan yung batas na nag-amyenda sa Republic Act 10591? Kasi inamyendahan po yan eh. Ito po, yung batas po na ipinasa sa panahon po ni Rodrigo Duterte, eh, inalaw po nito na ang isang retired law enforcement officers, ang elected public officials, at saka ang mga gun collectors ay pwede nang magmay-ari ng napakaraming baril. Oh, tingnan natin yung balita relative to that. Anong batas po yung tinutukoy natin? Nakalimutan ko kasi yung Republic Act eh. Basahin po natin dito sa dating balita. Hanapin po natin yung batas na nag-amyenda po sa Republic Act 10591. At nasaan ba yon? Kasi dito po sa bagong batas, inaalaw na po na magkaroon ng maraming baril ang isang gun collector provided na meron po siyang Type 5 license. At ganun po si Rodrigo Duterte ngayon. Yon ay para bigyan ng legality yung napakaraming baril niya bago siya bumaba sa pwesto. Okay, di ko makita yung baril. Ito, na yung batas. A favored blow. Duterte would not have had 10-year licenses, kasama pa yon. 10 taon na ang lisensya ngayon. Had he not enacted on a law on May 6, 2022, or a month before turning over the presidency. He passed Republic Act 11766, which amended 2 sections of the Ninoy Aquino Republic Act 10591. These sections would later turn out to be beneficial to Duterte when he registered the 358 firearms. Oh, sana nakita mo yan, Senator Amy Marcos, noon. Senador ka nun eh.
Bakit tahimik ka doon? Ngayon, naglabas ng implementing rules and regulations ang PNP, base naman sa batas, kinokontra mo na kagad. Pero yung batas na ipinasa nitong si Rodrigo Duterte para pumabor sa kanya, tahimik ka lamang at hindi mo kinontra. Hindi lamang resolusyon, kundi baguhin na natin yung batas na yan at talagang ipagbawal na ang semi-automatic at pati na rin itong M14. Hindi talaga po pwede yan. At kung kinakailangan, ibalik natin yung dating wording ng IRR ng 2018 na sinasabi, basta light caliber lamang at for sporting shooting lamang. Oh, ako, agree ako dyan. Kung yan ang gusto mo, sige. Pero tirahin mo rin yung batas ni Rodrigo Duterte. Kasi siya ang nagsabatas nun eh. Bakit itong IRR lang ngayon ng PNP na inilabas? Ano na namang issue mo doon, Senator Amy Marcos? Anyway, kayo na ang humusga sa pinag-uusapan natin na ito, mga tol. Kayo po ang masusunod. Yung opinion ko po yan. Pero sa akin, agree ako doon sa IRR na ipinatutupad ngayon ng PNP. Kung ayaw po ninyo doon, nire-respeto ko po ang inyong opinion. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol. Siya nga pala, mga tol. Baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nagkikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming salamat sa inyo, mga tol.